ang Catholic Church sa Philippines ay wala namang official stand tungkol sa kailangan bang bilisan ang pagdami ng population, bagalan ang pagdami ng population, o stabilize ang pagdami ng population. Walang official na teaching ng simbahan tungkol yan. Sa katunayan, sinasabi na ang pamahalaan ng Estado ay mayroong tungkulin o pananagutan na i-orient, bigyan ng direksyon ang populasyon ng ating bansa. Ngunit ang karaniyong paninindigan ng maraming Katoliko at mukhang siyang tama ay ito na hindi naman tayo overpopulated in the sense na sobra talaga ang dami ng mga tao dito sa ating bansa. Ang population problem sa ating bansa, sa katunayan lang, ay ang maldistribution of population at saka ang maldistribution of wealth in relation to our population. Kapag ka naayos ang distribution ng population natin, tulad halimbawa, kasi sabi ng isang obispo ng Bibiro, taga-Sama, wala kaming population problem dito, sabi, sapagkat anak ko lang kami ng anak at pinadadala namin sa Maynila. Ano? So wala silang masyadong tao sa Sama, nagtatambak dito sa Maynila ang mga tao. Kanya, tuloy, parang labis-labis ang tao sa Pilipinas. Pero makikita mo, population density dito sa Pilipinas ay higit na maliit kaysa population density, halimbawa, ng Singapore, ng Taiwan, ng Hong Kong, kahit na ng Japan, no? Kaya masasabi natin ang population problem natin dito ay ang maldistribution, masamang pagkaka-distribute ng population natin sa bansa, no? At ang kakulangan ng mabuting distribution ng kinikita ng bansa doon sa mga tao ng aming bansa.